Good morning, brothers and sisters. Welcome to Lilo Church of Christ Digital Ministry. Isn't it great to start the day with the Word of God? Be filled with this reminder of peace, hope, and love by listening to our morning devotion from Monday to Friday at 5 a.m. Have a great day! Good morning po sa ating pong lahat. Ako po ang inyo pong lingkod, si Brother Christian. I hope na ready na po tayo sa ating pong mga tahanan o mapakinggan ito pong morning devotion na ito. Okay, sa Isaiah chapter 43, verse 19, "See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the waste land." Tayo po ay sumandali pong manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa kalakasan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Tulungan niyo po kaming maintindihan yung nais mong ipagawa sa buhay po namin. Mayanda po kami sa darating na taon na ito through this morning devotion, dakilang Diyos. Salamat po. Ito lang po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, new year, new things are yet to come. Yan po yung nais ipaalala ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Okay, new year, new things are yet to come. It could be a new challenges na kakaharapin po natin sa taon na ito na nadarating. Okay, it could be a new opportunities na kayang ibigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Okay, it could be a new blessings. No, ang Diyos po lagi nagkakaloob ng mga new blessings sa buhay po natin. It could be a new ministries to be open for us. Na yung taon na po ito na darating, may paglingkod po ulit natin yung buhay natin sa Diyos. It could be a new revelation. No, na maintindihan natin this year yung kalooban ng Diyos sa taon na ito na darating. So ang malaking tanong, how can we embrace this new season? Paano po natin may embrace ito pong new season na darating sa bawat isa po sa atin? Apat na wisdom na makikita po natin mula po dito sa Isaiah 43, verse 18 to 21. Number one, nananais ipaalala po ng Diyos sa atin, don't dwell on the past. Okay? Verse 18, sabi po dito, forget the former things, do not dwell on the past. Okay? So, dapat po pala hindi tayo mag-dwell. Ano po, this, pagpasok na itong taon na to na darating, huwag po tayo mag-dwell ano po, dito sa nakaraan. Okay, kung meron kang naranasan na pain, don't dwell no, doon sa pain na yon. Kung meron kang naranasan na misfortunate, ano po sa buhay mo nitong 2020, huwag kang mag-dwell doon. Bakit? Ang sabi, when you are dwelling in the past, it will not go well with you this season na darating. This 2020, it will not go well with you. No, kung nag-dwell ka doon sa nakaraan. No, this past 2020. Okay, so number two, anticipate God will make a way. We should anticipate, okay, look forward that God will make a way for us this 2021. Okay, sabi po dito sa verse 19, "See, I am doing new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland." So kung naintindihan po natin na ang Diyos, He will make a way for us. Our God is a way maker. Tandaan po natin yan. Be a goal taker. So kung yun naintindihan mo that He will make a way for you, be a goal taker this year. Ay, yun po yung nais ko pong ipaalala sa bawat isa po sa atin. At nais din ipaalala ng Diyos. Our God is a way maker. Be a goal taker. Okay, mag-set ka po ng goal. Unang-una para sa Diyos. Mag-set ka po ng goal para sa family mo. Mag-set ka ng goal para sa sarili mo. Lalo-lalo higit. Ano po, yung
goal mo para sa Diyos this 2021? Na dapat meron kang goal, no, para sa Diyos. Sa lahat ng pangarap natin na gawin, dapat meron ka ding pangarap na gawin para sa Diyos. But this 2021. Okay, number 3. Honor Him for He will provide. Honor Him for He will provide. Sabi po dito sa verse 20, the wild animals honors me, the jackals and the owls, because I provide water in the wilderness and stream in the wasteland to drink to my people, my chosen. Okay, nais po ng Diyos, ano po, sa panahon na ito, sa 2021 na darating. Kung nag-worry ka this 2020 patungkol sa pangangailangan mo, pinatunayan niya ng Diyos, nag-provide po ang Diyos this 2020. At kaya pa rin niya mag-provide this 2021. So you should honor Him sa darating na taon na ito. Because those who honor God, you know, ay nagpo-provide ang Diyos sa kanila. Okay, number 4, you are formed to praise God. Okay, sabi po dito sa verse 21, the people I formed for myself that they may proclaim my praise. Tandaan po natin, we were made to worship God. Okay, yung buhay natin ay nawa this 2021, yung init ng pagpupuri natin this 2020 ay ganun din po yung maging init ng pagpupuri natin sa Diyos this 2021. Tayo pong lahat ay sumandali pong manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa karunungan na ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. At tulungan niyo po kami, Panginoon, that this message ay maging motivation sa amin upang i-embrace namin, Panginoon, this 2021 na merong tapang, na merong kaming courage na harapin, Panginoon, ito pong bagong taon ng aming pong buhay. Kaya itinataas namin, Panginoon, yung aming pong buhay na ikaw po yung gumabay sa bawat isa po sa amin sa pagharap namin sa panibagong taon na ito. Patuloy niyo po kami bigyan ng mga karunungan. Ito lang po ay aming sambadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.